And today we are with Sir Paul Jr. Sir, welcome. Sir Paul. Kumusta po yung comic at 2017 experience? Okay. Kumusta naman po sa Las Pinas? Okay. Anong tingin niyo po sa comics ngayon? Like, yung mga maraming conventions na... Anong tingin niyo po? Awareness ng tao sa mga Pinoy na comic book. Dati kasi, sa pari wala ko sa social media. Kaya kung gusto mo i-promote yung comics mo, dapat tumalabas ka sa blockchain o kahit sa website, kahit sa social, palit na tabloid, kung nakikita ako. Yung nangyari sa akin, tumalabas ka sa inquiry, improve ang leadership. Sabay ako pa. Naging carpool na lang ako sa kasigatan. Gano'ng patagal na po? Yun lang sa... 25 years. Meron po mga na, halimbawa, parang anniversary na gift sa inyo. Or guys sa PDI. Wala. Kasi contributor lang ako eh. Ah! Nung nagsistart ako, binigyan lang ako ng benefits. Pero siyempre, na-realize na hindi naman ako organic eh. Wala naman akong dump mong pasok eh. Di ba nagsasabing niya? Contributor lang ako, sinasabot ko may email. Hindi ako nang tanong 9 to 5. So, kapag wala itong kagaya ng mga regular, i-treat natin siya ng pangyayari. Na talaga. Well, since wala na po isa, syempre wala na po isa PDI. Anong pagkakaiba po sa nagtatrabaho ko sa PDI at Chamay? Anong may pagkakaiba po? Ngayon kasi ang syempre sa online na. Mga pinay kasi sa sabi na hihintay pa nila yung delivery ng hard copy ng Chamay. Bago nila yung sumasas. Ngayon eh, may mga ganun pa rin naman na nawala eh, mga readers na nawala. Magkaiba po ba, ano ba yung experience niyo po between yung nagtatrabaho ko sa newspaper, tsaka ngayon sa, ngayon po, sa rapper po, sa isang online media website. Magkaiba po ba yung, yung kontrata or... Hindi naman. Oo, magkaiba. Oo. Pero yung, alam ko, pinakamalating yung pagkakaiba, yung maluwag yung editors. Nakagamit ako ng mga certain words na hindi ko ginagagamit sa inquirer. Tulad po na nga. Ngayon, betlo. Bawal po yung sa PDI. Oo, bawal yun. Tapos recently nilagay ko si Ruti Farinas, mali itong edits committee. Nilagay ko talaga yung spelling ng edits committee. So, pinamayagan nila yun. Hindi binablur, hindi siya bleeding. Sa inquiry lang talagang bawal yun. Kung maglalagay ka ng simple na curse word, kailangan gawa na symbols. So, mas marami po ba yung freedom sa online ngayon? Oo. Ganun yata talaga pag online. Mas liberal ka na gawin yung ganang klaseng communication system. Pwede ka magmura. Sabagay, may mga bata rin na nagbabasa. Pero hindi mo rin matatanggal sa mga bata yung makarinig ng gano'n sa kali eh. Kaya bakit mo isa-sensor yung totoong nangyayari? Sensor mo kung nag-invento ka ng story. Bawas,
si Melder kaya feel care gano'n. Nag-invento ka lang. Pero si Desensor. Pero yung pagka nakikita mo totoo na sinasabit tong salitang to, kinoconjugate yung word fuck. Lahat ng ano, applications sa English language pwede mong ilagay ko eh. Narinig na mga bata yun. Kaya huwag na tayong ano. Gawin na natin totoo. Nababasa po, anong binabasa niyo po? Like, for example, si Manix. Si Manix Abrera. Pwede niya sa amin na nakakuha siya ng ideas sa comics niya. Sa everyday life. Like, smart production. Gym, purpose. Pare-pare. Tingin ko, observe at the chess. Ako, nag-i-install talaga ako eh. Kahit kausap ko yung misis ko, may mas interesting na usapan dito sa kabilang mesa. Bakit ganun ako? Sabi, nag-aaway itong dalawa. Tapos tinitingnan, kahit malayo, makikita ko yung body language siya. Gagano, nag-aaway yun. Kunyari, jingle ako, maglalakad ako, natitignan ko. Hindi ko lang curious ako kung ano yung pinag-aaway nila. Ganun ako ka, pakialam yun. Sa bus, sa jeep, makakarating ka na dyan eh. Minsan, engage ko na eh. Engage ko na eh, nung nasunog yung bus namin. Kaya nasa likod yung makina. May dalawang nakaupo sa, ano na, talagang religious nuts talaga eh. Tumag-usap parang sabi ni Lord, yun, nagkakotsi ng Bible ano talaga. Verses, ano, sabi ni Lord, masulog yung puso ko dyan talaga. Nauna sila lumabas talaga. Kinarapan nila yung matandang ali. Pagbaba na yun. Parang nawala yata yung faith natin doon. Hindi mo kakibay yung talaw. Hindi ba tayo pati na ako nakialam? Kaya lang napaka-pompous. Naiinis lang kasi ako sa sanctimonious ano nila eh. Attitude nila sa ng bus-tops. Imbis na sabihin nila, ako na kayo. Parang gusto ka ng parang nila sila namin na ma-better place yung ano. Pero takot sila mamatay eh. Parang better place yung baka nga mag-bigti ka pa eh. Para dali, bakit yung place na parang gusto mo nagmamadali ka magpunta dun. Sa kanila takot na takot sila mamatay. Napaka sabi ko, parang tumaw kasi talaga yun. Na pag naka-observe ako ng ganun na-engage ko. Sir, comic era tsaka ko, tsaka cartoonist. Ano yung kapag identify niyo pa yung sarili? Cartoonist po ba yun or more? Or comicero? Cartoonist. Kasi pag comicero, ang illustrations, makatotohanan, straight illustration. Wala yung distortion, wala yung proportion ng tao. Tama. Tama sa... Ang comics, walang batas eh. Pwede mong i-stretch yung kamay na parang si... Ano, si Finn, si Jay. Pwede mong walang... Sinasikman po. Hindi, sa comics yung si Finn at si... Yung mga ganun. Tapos, ang mga istorya doon, pwede akala mo, hindi ko sa... Yung binabagin ko kanina, nakalimutan ko pala yung comics na yun. Pero, parang yung mga nagsulat nun, parang nakadami. Yung ganun ang style ng ano nila, talagang... Hindi naman highfalutin eh, yung comedy nila. Talagang malalim, napakalalim. Sa comics, may isang mag-research ko ba eh? Tungkol sa Attila na Han, gano'n yung mga pagkagagawa ka ng storya. Kasi dapat binabase mo sa true events eh. Kung mag-invento ka man, gagawa ka ng science fiction, gagawin mo siya plausible. Sa comics, siyempre eh, pwedeng sinundod ka sa pwede, ang taas to, ano po, mahabot ka sa stratosphere. Pwedeng gumamit ang hyperbole sa comics. Pero, hopefully, mag-crossover ako kasi may dinidevelop ako ngayon eh. Mag-crossover ako sa pagiging comikero. Okay. Ano ba yung dinidevelop niya? Spin-off siya ng isa sa mga recent na story arcs ko. Na marami na buong reactions. Kaya i-gagawa mo siya ng standalone na. Pero, ticket pa rin siya. Ticket pa rin siya sa kuwet pa.
ano po, ano po maging, okay, yung proseso po sa pagiging comic era? Mahirap po ba sa inyo? Kasi matagal na po yung naging cartoonist. Mahirap kasi hindi ako maunong comic era ako eh. Yung na-try na ko sa, kumbaga, sa music. Na-try na ko sa classical music eh. Tapos bigla akong pumunta ka na naman sa bandang ilan. Di ba parang gano'n? Parang hindi seryoso na ako. Nahirapan akong gumawa ng cartoons na hindi proportion pa. Yung pagkaos ni Overwitch yung mga kaya tapos kaya aso na sa sarili. Pero mayroon kasi ako akong gumawa ng illustrations kasi yung tagal ko mag-inaipon. Siyempre yung style niyo sa Google Marketer. Nag-evolve yan eh. Tapos nung nakuha ko na yung pinaka-exactong ano, style ng pag-illustrate ko, gagawa naman ako ng Marvel pag Marvel illustration. Ganun naman ako nahirapan. Siyempre po isa part sa mga newspaper strips, mga 3-panel, 4-panel. Kamusta naman po sa comic book page? Paano yung process niyo po doon? Carry-over ko yung ugali ko sa ano eh. Nakakilang panas na po kayo sa comic page. Nakaka-4 pages na ako eh. Kaya lang, hindi ka gaya si Manix, kahit na makalimitado ko lang siyang gano'n. Minsan, ginagano'n niya yung gano'n, di ba? Gano'n siya ka-creative magpaneling eh. Minsan may panel siya na gano'ng kaliit ng hinap eh. Tapos bigla magiging gano'n. Hindi siya nalimitahan maliit ng space na yan. Hindi kaya sa comics, iba sila, Todd McFarlane, pinapatalo niya si Spider-Man sa labas nung, ito yung panel, lumalabas siya sa labas. Tapos walang rules eh, pwede ka mag-bird's eye, pwede ka mag-ano, na hindi mo nagagawa sa 4-panel cartoon. Nadala ko yun doon, kasi trained ako sa cartoons eh. Pero pinipilit kong I-mix things lang para maging visual yan siya. So, anong binabasa niyo? Nagbabasa kayo? Pinatunod na? Anong reference niyo para mas lalo po yung maging mas kumikero? Mas kong news eh. News. News tapos documentaries. Hindi ako nag-variety shows kung ito lang talaga nag-geo gano'n. Meron din mga river monsters, siyempre yung document. Ano pa rin? Definition na. Hindi naman siya. Reality TV. Na may matututunan. Hindi yung pagbabasa ng blog or Facebook. Recently, tumigil ako na Facebook. Kasi kinakain ako. So, yun. 3 hours ako. Tapos pag bumalik ako, 3 hours ulit. Twitter. Nagbuhay ako na lang isang na lang. Sa Twitter na lang po? Kasi 120 characters lang. Hindi ka... Misa kasi gusto mong ilabas yung sa lobby mo. Sabi ko, na-express mo naman yan sa comics. Bakit kailangan pa ilabas sa social media? Baka mamaya yung ideas mo na nakaserve dapat sa comics, na ilabas mo kagad sa lobby mo. Paano po yung storytelling niyo po? Since, syempre po yung sa newspaper strips, may gising lang talaga. Pero syempre, may bata po yung gumawa ng long form. No? Nahihirapan po po yun? Or, paano may nag-adapt po? Hindi, kasi dati na akong gumagawa ng story arcs. Oo. Kaya, walang problema sa akin gumawa ng story arcs. Nakagawa lang ako ng synopsis. Basta ganito magiging upisa, ganito magiging gitna. Ito yung magiging confusion, dapat maglagay ka ng conflict eh. Ito magiging conflict, magiging confusion, kung ano naman iahalo mo doon. Tapos ganito yung ending. So, iisipin nyo, ano, kasi meron mong style po yung mga writers, di ba? May writer sa, ito yung upisa, ito yung ending. Tapos, bahala na si Batman sa gitna. Pero kayo po, paano? Ang umpisa mo, kailangan kunin mo kaagad natin siya talaga eh. Dapat idol action yan. Maituloy ka silang yung siya. Hindi yun. Masyado mo din yung develop yung opening mo.
bago sila makarating sa excited part, punta sila. Ayaw na nila ay kaya isang Facebook, talaga sa tambang eh. Then we have first questions about your books. May captivate siya. Gusto nila nang karamay. Sa kalagit na, dapat ito katakuhan. Minsan may influence na kalagit. And thank you, kamingin ako. Ganit yung story ako, tapos thank you, kamingin. Biglang may influence ka nung pinapalad kang movie. Pwede kong i-attack dito yung ano ah, hindi mo naman talaga gagayain. Kaya lang dati, pag-gamitin mo yung coffee. Misa nakakaluan ng gano'n. Kaya ng recent events, si Diego, may statement siya na mag-i-attack lang ako. Masya lang gano'n. Misa na ito ang boy kids sa nasa Scotch Park. Sir Paul, yung siyempre yung genre ng story ko, more on comedy. Tapos, siyempre may movie pa na minsan, diba? Pero, na-try nyo na pa maging mag-iba ng genre. Halimbawa, horror talaga, na seryoso. Naisip nyo po ba yun na magagawa nyo po yun someday? Okay, okay. Pero hindi sa form, hindi sa comics, hindi sa cartoons. Oo. Kasi yung expect nila lagi sa cartoons, either satirical, or in cost-type comedy. Mm-hmm. Pero pagka ganun ho, gusto na nakakam. Dapat nasa dapat nasa mas maganda. Mm-hmm. Si Jerry Almira, kilala ko as comic artist ko. Pero ngayon, nakakasulit na siya kasi busy siya sa Marvel, di ba? Kayo po, naisip niyo po magsulat din tapos maganap ng artist para sa future projects? Or siya talaga kayo na? Kasi subukan namin na sa Alamat. Alamat Comics na offer sila na, oh, kami magdadrawing kung ano mo sila. Kasi matagal ang drawing eh. Abag sila ka. Kaya kinuha nila akong contributor sa Top Gear. Uh-huh. Ang dali ng trabaho ng iba kasi dadrive nila yung kotse, susulat nila yung experience nila. Uh-huh. Ako dadrawing ko eh. Kaya tagal pa ako eh. Kukulayan ko pa. So, nagsulat na ako. So, mas mahirap talaga pagka sabi na, akad mo ko ito. O sige, magbigay ako ng sulat. Dinawin nila, sabi ko, kailangan kong iyan. Binigay sa akin. Kasi sabi ko, ito, kakaya mo itong gano'n. Kasi punchline ko eh. So, kailangan mo hatiin yung dialogue dito. Kaya, tawag sa akin ito eh. MTRCB. Katawa. Sa'yo ba nag-i-edit talaga? Oo. Kasi gusto ko maging nakakatawa yung delivery. Madala sa akin. Hindi yun. Gagawa ka lang na isang drawing na gano'n. So, isang katamaan, doon mo na nilagay yung lahat ng dialogue. Pati yung punchline. Ano yung dapat na i-drawing mo na reaction? Diba? Dapat nak-drawing mo na reaction. Yung nakahuling dialogue. Mawawala na yun yung essence. Mawawala na sinabi. Kaya sabi ko, drawing kayo parang dito sa director. Parang dito. Nung napagod sila, tinawin nila ng ano, sa style nila. Tapos sabi, oh, ilalabas na namin ito. Ay, taga mo, hindi ko pala kanita gano'n. Ito yung tatay. Ilabas. Kasi ganun din sa artist eh. Kapatid ko, sulat din siya lang. Sabi na gawa ako ng cover book niya. So, gawa ako ng caricature ng characters niya. Ano sabi, hindi dapat yun to expression niya, dapat ito ang agulat na kasi ito naman siya, dapat nakatingin sa ano, piece siya eh, inulit mo. Pabalik na naman, hindi ganyan ka-piece, para lang siya ano, yung ganun. Siyempre, ikaw artist ka, pa-discount yun mo naman ako kung ano yung interpretation sa kaya mas maganda talaga ikaw ang writer, ikaw ang artist. Kasi nakikita mo yung sinusulat mo. May nag-alak ba sa'yo na maging editor? Sa isang movie bro, sa isang comics? Wala. Wala. Marunong akong proofread eh. Pag
Light na lang ako sa copy, light na lang ako sa mga dati. So, nagsusulat din ng mga copy. Pero, yung mga copy, may easy lang yun. Eh. Dapat, gumawa ka ng four words, o kaya one word lang, dapat snap yun. Eh. Hindi kaya nung gagawa ng buong story na, ala J.K. Rowling, di ba? Iba talaga yan. Hindi ko magawa minsan yung i-describe kong na mabuti ang character. Pag gumagawa ko ng script, hindi isa kasi yung project, gumawa ko ng script. Parang sinasabi ko na bahala na ito pagka, you know, eh, hindi ako yung director eh. So, sinunod lang dyan yung nasa script ko. Hindi kagaya nung pagka nagsulat sila Tokyo. Talaga sasabihin nila na si Train, anak ni Dito. Marami talaga. Italiano. Tapos sasabihin niya kung ano yung... Garapa. Hindi ako ganun. Kasi akala ko, ako mag-execute ng ano, drawing or ng... Ako pipili ng mga artista. Ganun lagi na sa isip ko. Eh, sana ko matrain ako ng... Kasi marunong din ako mas maging learning skill sa akin na dapat pala paggagawa ka na sa akin. Pati yung ano, yung apps. Kung tinatamad kang gumawa ng description, umili ka nalang artista. Kamukha ni Angel. Reference na lang. Kaya lang mas matangkan. Kung hindi mo kaya na ano. Pero mas maganda talaga yung gagawa ka sa akin. Sa akin yung mukha. Para mahirapan yung casting director. Kung paano mahanapin yung artista. Sir, sa nababasa po po kayo ng local policy niya. Anong po yung yung Kiko Machine. Kiko Machine. Tapos si Office Mates. Office Mates. Si Kawan ng Geodesk. Drawpad. Nakalang mag-isip. Anong tingin niyo po sa styling ngayon ng art styling ngayon ng mga generation ngayon? Gusto ko eh. Magpusong. Sila may kuswayan sila. Grabe, pag nakita mo gano'n, asimag yung, alam mo, masimag na tao. Kasi talagang lahat ng details yung mga crystal. Parang puyatan na talaga yun. Oo, talagang ano, talagang pinag-aksaya ng panahon. Hindi yung, sabi ko siguro may mga katulong to. Nagluluto para sa kanila. Ganun pang pakain ng aso nila. Kasi ito lang yung kinagawa nila. Ay, katulong talaga. Pero hindi. Talaga masipag sila. Kasi kahit na ganun-ganun ka ako. Siguro mga 12 years na kami mo lang katulong. Isis niya ako nagluluto. Ako yung tapang. Misan kumakain siya sa ano mo eh. Alam mo yung creative process na nasa zone ka na. Diba yung mga nagka-code eh. Makaliyan eh. Hindi mo pwede ko usapin na kasi nasa zone na yun. Kailangan mo lang distraction. Pag ikaw, ganun, totoo pala yung meron mood yung artist eh. Pagka naputol mo yun, ano yun, bukas din. Pag walang deadline. Kaya yun yung ginagawa, yung project na ginagawa ko ngayon. Sabi ko, kung hindi nga lang ako ispawin, baka 2 pages ako ng pencil yun. Eh. Kaya lang yung ganun nga yun, kahit na konti yung story. Nagkaano nga ako eh. Nag-last one. Wala na ako sa zone. Sir, napanggit yung kanina na nakatrabaho kayo sa Alamat. Pwede po sa akin. Nagsakana yata talaga ko. Ang lumapit sa akin sila Trece, saka si Eric Santos. Trece si... Si Budget? Budget. Saka si Lila, si Lila, Eric Santos. Eric Santos yung kumakanta? Hindi. Kapangalan, no? Kapangalan. Sorry. Makikita nyo sa mabuyahan, makikita nyo. Oo, yes. Sa credits. Yun na, si Tony Bumbo. Mas, ano, kasi hindi ka prolific pag hindi ka team player. Kung ikaw lang gagawa lahat, pati deliveries na rin mo, ganun. Makakagawa ka lang ng one book a year. Ano kayong papel niya, Bumbo, dun sa ano? Writer lang. Writer lang. Kasi gusto nila sa akin. Si Paul Medina lang sila. Tapos kanina. Hindi ka lang. Ang pangalan na lang. Sa literature. Kasi din na. Subukan lang. Kasi malay mo. Kasi may ginawa din ako Paul. Kasi
pinsan ko yung mga sir. Tapos si Gerald Dorado. Gusto ko naman kasi nakuha ni Gerald Dorado yung gusto kong art style. At nadadagdagan pa niya. So, ang kanya makikita na maganda sa upper room. Kasi, miskin ko lang kasi doon siya na nagdapa. Nabagsakan ng ano. Okay, so I'm Norby from 50 Sanong, and this is Sir Paul Bonilla. Have a good day. Thanks, sir.